Hold up. Hi guys, so welcome back sa ating tutorial video. So ang gagawin natin is yung bagong trending sa TikTok na Aesthetic Sky. So ang gawin natin is mag-open tayo ng CapCut. Pagkatapos is mag-add new subject kayo. And is hanapin nyo yung video na dinownload natin sa TikTok. Ito yung Aesthetic Sky na na-download na natin. So after is hanapin nyo yung overlay. Then is hanapin nyo yung video na shinot nyo. At dapat 16 or up na seconds. So para hindi magkulang yung ating video. Pagkatapos nyo mahanap is i-split nyo siya para mag full screen. So kung may sobra yung video nyo is i-pantay nyo siya sa dulo ng ating video na aesthetic. So after that is hanapin natin yung unang paglabas ng sky or nung unang beat ng sound. Pagkatapos nyong mahanap is i-cut nyo siya. I-click nyo yung ikalawang video, then hanapin nyo yung chroma key at click nyo yung color picker at ilagay nyo sa sky. Pagkatapos is yung intensity is ilagay nyo sa level na kung saan hindi nahalata yung original na sky. So sa shadow naman is nilagay ko sa level 100 para malinis tignan. Ito na yung unang kinalabasan ng una nating edit. Pagkatapos guys is i-save nyo yung video. Pagkatapos nyo i-save is mag-add new project naman ulit kayo at ilagay nyo yung na-save nyong video. After is mag-add sound naman tayo. Pagkatapos nyo lang ma-add yung sound is ang gawin nyo, hanapin nyo yung unang beat ng sound ulit or yung pagpalit-palit na ng sky. So after nyo makat na lahat yung mga beat or yung pagpalit ng sky is ang gawin naman natin ngayon, i-click nyo yung video then animation. Click combo, then hanapin nyo yung video na zoom 1. Sa lahat na ng clip is ilagay nyo na lahat yung zoom 1 except lang sa pinakaunang video. So ganyan na yung kinalabasan. So sa flash naman is para hindi kayo mahirapan is meron na lang akong ilalagay na username. Then ito yung gawin nyo. I-download nyo na lang yung overlay na video na yon. Then after is ilagay nyo na yung video na na-download nyo. After is split nyo ulit na pa-zoom sa gitna mismo. So ganyan yung unang lalabas sa flash natin. Then pumunta kayo sa splice and hanapin nyo yung pangalan na filter. Then ilagay nyo na yung capacity sa 80. So tapos na at ito yung resulta ng ating edit. So thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel.